Konnichiwa minasang, ohayo gozaimasu, kamusta kayong lahat? Ayan, dito naman ako nagbabalik, syempre, Corsero des. Ayan, para magbigay sa inyo ng mga abulong video, syempre. Ayan, sa video na to, gusto ko lang itagal sa inyo yung legalities mo sa Japan, mga kaibigan, okay? Kagaya nito, ito yung alien card na tinatawag, okay? Alien card. Okay, this is a very important thing, okay? Alam nyo yun? Okay? Bago tayo mag-proceed dyan, gusto ko lang sagutin tong mga tanong, mga kaibigan, okay? Yung mga tanong na kalimitan tinatanong talaga, okay? Ano yung residence card? Okay, number 2. Ano yung nasa loob ng residence card? Okay. And then yung number 3 is sino ang required na kailangan magkuha nito? Okay? Kailan to nire-required, mga kaibigan? Okay? And the number 5 is saan makakakuha ng ganito? Okay? So yan, kung gusto niyo malaman yung video na to, ayan, stick lang kayo hanggang sa huli kasi ipapaliwanag natin siya. Konti lang naman, hindi naman siya pinaka-detailed talaga. Pero syempre, yung pinaka-summary nun is bibigyan natin kayo ng idea kung ano nga ba talaga yung residence card. Okay? Proceed na tayo dyan. Okay? Bago yan, kung sa tingin yung video to is very helpful very helpful or very informative, mga kaibigan, type dyan sa baba is helpful. Okay? Ayan, kung sa tingin nyo naman yung video to is okay sa inyo, okay, mag-comment kayo sa baba para alam ko kung ano yung masasabi nyo sa residence card na ito topic natin ngayon, okay? Yan, let's go! Okay! Ito siya, mga kaibigan, okay? Kung hindi nyo siya makikita ng malapitan, okay, ito siya, okay? Ayan. Yung residence card, mga kaibigan, ito yung came from the word residence card, okay? Kapag mag-stay ka sa Japan ng pang mid to long term, okay? Nire-required nila to, okay? Para sa residence mo nga, sa pag-stay mo dito, okay? Pupunta ka man dito para magtrabaho or kahit hindi ka magtrabaho, basta mag-stay ka dito ng mid-term to long-term, is nire-required nila yung residence card, okay? So malinaw tayo doon. Ito yung pinaka-importante sa lahat kasi kapag ka maglalakad ka dyan or pupunta ka man sa kung saan-saan at nakita ka ng polis tapos wala kang maipakitang ganito, okay? Is magkakaproblema ka, mga kaibigan. Kung naiwan mo yung ganito mo, sabi natin naiwan mo sa bahay mo basta may dala kang passport, is acceptable yon. Pero syempre, ito yung residence card mo, so dapat lagi mong dala-dala to. Okay, kaya ang card siya para may lagay mo sa wallet mo. This is a very important, mga kaibigan, na katunayan na legal kang nag-stay sa Japan. Okay? Okay? Okay ba tayo doon? Para lang to siya normal ID, mga kaibigan. Normal ID, nakalagay dyan yung pangalan mo, okay? Yung edad mo, kailan yung birthday mo, ano yung nationality mo, ano yung gender mo, okay? Yun yung nasa loob niya, mga kaibigan. Dito rin nakalagay kung ano yung tawag nito, kung saan yung address mo sa Japan. Siyempre nakalagay dito yan. Kung ano yung status mo sa Japan, kung ikaw ba ay residence lang kasi may napangasawa ka or nagtatrabaho ka, mga kaibigan. Kung nagtatrabaho ka, kung ano nga bang status ng trabaho mo, working visa ka ba? Or SSW ka ba? Yung skilled workers ka ba? Or kagaya ko na isang trainee na visa lang? Okay, trainee visa lang, international training status, mga kaibigan. So dito siya nakalagay, ano? At the same time, nakalagay din dito yung period of stay mo sa card na to. Okay, nakalagay dito kung kailan ka pumasok ng Japan at kailan siya matatapos. Okay? Kailan siya matatapos. Ayan, dito rin nakalagay yung number mo, syempre. At sa taas, nakalagay yung Government of Japan. Okay? Ayan, alien card, nakalagay siya. Yun yung nasa loob niya. Syempre, yung i-re-record nito, mga kaibigan, kung sino nga ba is yung mga foreigners na papasok ng Japan. Okay? Kasi foreigners ka nga, so hindi ka taga rito. So, kailangan mo mag-apply ng ganito. Kailangan mo magkaroon ng ganito para maging legal yung pag-stay mo dito, mga kaibigan, ng mid-term to long-term, okay? Kung magtatrabaho ka man dito, so mas lalong kailangan mo to. Kung hindi ka magtatrabaho dito, mas lalong kailangan mo rin to, okay? Alien card, mga kaibigan, this is a very important thing sa Japan. Kapag wala kang ganito, pwede kang mahuli or maakusahan ng tawag dyan, anong term doon? Yung refugee, mga kaibigan, parang ganon, no? Yung parang takas ka lang, anong sistema, kung nakawala ka sa kulungan sa ibang bansa at lumipat ka dito. May mga ganong sistema, mga boss. So, very important to, no? Ayan, okay? Hindi ko lang alam sa mga tourist, mga kaibigan, kasi sa tourist, halimbawa, tourista ka, hindi ka lang mag-i-stay dito ng
isang taon, di ba? Hindi ka rin mag-stay ng isang taon dito. So yung tourist na yan, pwedeng mga 4 days and 4 nights lang yan. So hindi mo kailangan ng ganun, mga kaibigan, okay? Basta ang kailangan mo lang is yung mga legal requirements para sa tourist visa, marang ganun. Okay, yung mga ganun lang siya, ano? Ayan, may ibang usapan naman din yon, okay? Basta ang required lang dito, mga kaibigan, kung sino yung mga dapat maghawak nito is yung mga kagaya kong mga foreigners, okay? Hindi lang Pilipino, hindi lang Vietnamese, hindi lang Myanmar, hindi lang... Basta foreigners, no? Hindi ka Japanese. Kailan ba kinakailangan to, mga kaibigan? Simple lang. Siyempre, pagpupunta ka ng Japan, kailangan talaga to, okay? Kailangan mong humawak nito kapag nasa Japan ka na, okay? So marami yung process, no? Sa amin kasi, based on my experience tsaka sa research na rin, mga kaibigan, okay? Before kami pumunta ng Japan, is pinarasis na ng agency namin yan, okay? So para pagpunta namin sa Japan, is nakaprocess na yon. So ibibigay na lang sa amin yung card, okay? Ibibigay na lang sa amin, okay? And then yung period of stay namin dito, mga kaibigan, nakalagay kasi dito kung kailan ka mag-stay, okay? Before yung expiration yan, is ina-apply yan, mga kaibigan. So ina-apply yan siya, and then kapag ina-apply siya, syempre bibigyan kayo ng copy ng alien card nyo, tapos bibigyan kayo ng agency nyo ng mga supervising companies sa Japan, mga kaibigan, na humahawak sa inyo, bibigyan kayo ng copy ng residence card, and then yung explanation ng Japanese tsaka English. So habang pinaprocess to, wala kayong problemahin, yun lang yung dalahin nyo, yung papel, no? So walang problema. Ibibigay to sa inyo kapag nasa Japan na kayo, kasi sa Pilipinas pa lang pinaprocess na to pagdating sa Japan. Okay? Gawin lang siya kasimple, mga boss. Okay? Kaya huwag kayong pumunta ng Japan na wala kayong legal papers, mga boss, kasi mahirap. Dito, madaling pumasok pagka okay yung papers mo. Pag dito ka na, ang hirap lumabas, mga boss. Hindi ko lang alam kung gaano kahirap. Okay? Kasi marami kang, syempre, na-violate na law. Okay? Diba? Nakuha ito, mga kaibigan, isa sa Bureau ng Japan, Immigration Bureau, Bureau of Immigration ng Japan, syempre. At kapag na-apply na ito doon sa Immigration of Japan, okay, ipapasa naman to sa munisipyo or sa city kung saan kayo magtatrabaho or mag-stay. Parang kagaya sa amin, is nasa Saitama kami, so nasa Hidaka kami. So nasa Hidaka, Municipality of Hidaka, sa kanilang munisipyo, is doon namin kinuha tong card na to, no? So ganun siya, mga kaibigan. So i-apply siya doon kung saan ka nag-stay, kasi doon yung residence mo, residence of stay, mga period of stay, etc, etc. So doon pinaprocess yan, pupunta kayo ng munisipyo, maraming papers na pipil upan doon, no? Ayan, ganun siya, mga kaibigan, okay? Ganun lang siya. So yung mga boss, kung sa tingin yung helpful yung video na to, ayan, subscribe nyo yung YouTube channel, same time yung Facebook page natin, para matuto kayo sa mga about sa Japan, syempre, yung mga kaya kong explain, okay? Ayan, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi, God bless. Panoorin nyo yung next video na to, ayan, para sa mga bagong video may kaalaman, mga kaibigan, okay? Panoorin nyo yan siya, okay? Bye-bye!